Siman. Siman loloko. Hindi mapagkakatiwalaan. Yan ang mga bagay na madalas nating marinig kapag sinabi sa atin na siman sila. Mahirap mapagkatiwalaan. Puro lang pera. Pero alam ba natin kung gaano kahirap sa kanila ang pagsabihan ng mga masasakit na salita dahil lamang sa propesyong pinili nila? Sa mundong puno ng taong mapanghusga, paano mo nga ba mapapatunayan ang sarili mo kung sa simula pa lang ng gera ay talo ka na? Mga kabarangay, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Paulo, may mataas na pangarap sa buhay. Hindi kagwapuhan pero ang sabi nila ay malakas daw ang dating ko sa babae. Dahil na rin sa magandang sense of humor ko. Masarap daw akong kausap kaya naman hindi sa pagmamayabang ay marami ang nagkakagusto sa akin. Kaya naman magmula noon ay sinabi ko sa aking sarili na walang bagay na gugustuhin ko na hindi ko makukuha. Mula sa pagiging top ng aking klase at sa mga babaeng nagugustuhan ko ay nakukuha ko lahat. O anak, hinay-hinay sa pambababae ha. Hindi kita tinuruan para manakit ng babae, kaya umayos ka dyan. Ang sabi sa akin ni Papa. Nalaman kasi niya kay Mama na may babae na naman akong ipinakilala kay Mama. Iba sa babaeng dinala ko sa bahay last week. Pa, alam ko naman ang limitasyon ko. At isa pa ay hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral ko. Kita mo pa oh, lagi nga ako nasa top ng klase namin, hindi ba? Ang hirit ko naman sa kanya. Oo anak, alam ko naman yun eh. Ang sa akin lang naman, pinapaalalahanan kita. May kapatid ka ding babae at hindi mo gugustuhin na masaktan ang kapatid mo, hindi ba? Ang sabi ni Papa sa akin. Tumango na lamang ako kasi kung ipapatungkol ko pa ang sarili ko ay hahaba pa nang hahaba ang aming pag-uusap. Isang seaman si Papa kaya naman hindi kami gaanong close kasi every 9 months lang siya kung umuwi. Kaya siguro mas napapalapit ang loob ko kay Mama. Mabait naman si Papa. May pagka-stricto nga lang talaga pero kahit na ganoon ay masasabi kong isa siyang napakabait na tatay. Napakabait na tatay sa amin ang aking kapatid na si Hana. Tatlo kaming magkakapatid, Papa Dudut, at ako ang panganay. Pangalawa si Hana at bunso naman si Lloyd. Close kaming tatlo at wala kaming sekretong tinatago sa isa't isa. Lalo na noong nagka-boyfriend si Hana at hindi niya sinabi kay Mama. Ako talaga ang todo tago tuwing may date sila. Hindi naman ako istriktong kuya, Papa Dudut. Gusto ko din kasing mag-enjoy ang kapatid ko at naiintindihan ko siya pero hindi ako nagkulang sa aking pangaral sa kanya na lahat ng bagay ay may limitasyon. Kaya naman kapag ako din ang may kasalanan ay lagi din akong kinakampihan ni Hana. Lalo na kapag pinapagalitan ako ni Mama. Wala naman akong mahihiling sa aking pamilya, Papa Dudut, dahil marunong naman ako makontento sa kung ano ang meron sa amin. Ang sabi nga nila, ang pamilya mo ang isang bagay na kahit kailan ay hinding-hindi ka iiwanan. Graduate ako ng high school na valedictorian, Papa Dudut. Wala si Papa sa espesyal na araw ko kasi sumampa na siya pagkatapos ng 2 buwan na bakasyon. Sobrang daming handa at sobrang daming bisita din. Sa handaan na yon ay nakilala ko naman si Monica. Maganda siya, Papa Dudut, pero may pagkasuplada. Kaya ako naman, bigla na namang umandar ang radar ko kaya naman nilapitan ko siya para kausapin. Hi, ako nga pala si Paulo. Ang sabi ko sa kanya habang nakaupo siya na mag-isa at tila may ka-text.
Tumingin siya sa akin at ngumiti lang. Hindi niya nakita ang kamay ko na inabot ko sa kanya para makipag-shake hand sana. Tingin ka ng tingin sa cellphone mo eh, baka mamaya maduling ka niyan. Ang hirit ko naman sa kanya. May kailangan ka ba kuya? Kasi ayaw ko nang kausap eh. Ang sabi nito sa akin. Aba, mataray talaga siya Papa Dudut. Pero gaya nga ng sinabi ko, I always get what I want. Baka kailangan mo nga ng makakausap eh. Ang sabi ko naman. Siyempre medyo nagpahambol naman ako. Baka mamaya isipin niya na masama akong lalaki. Bakit ba ang kulit mo ha? Ang sabi niya sa akin. Nakita ko ang pagsasalubong ng kanyang kilay. Naramdaman ko lang kasi na malungkot ka. Eh celebration pa naman ang graduation ko tapos ganyan ka. Ikaw ba yung anak ni Auntie Tet? Ang tanong ko. Si Auntie Tet ang pinaka-close ni Mama sa kanyang mga amiga. Simula pa lang noong bata ako ay madalas ko na siyang makita na pumapasyal sa bahay tapos eh lagi siyang kinikwento ni Mama kay Papa. Pero hindi ko naman alam Papa Dudut na may ganitong kagandang anak si Auntie Tet. Ah, sorry ha, nasungitan kita. Ako nga pala si Monica. Medyo nag-aaway kasi kami ng boyfriend ko eh. Ang sabi niya. Straightforward din pala itong babaeng ito, Papa Dudut. At hindi din siya nahiya na sabihin sa akin na nag-aaway sila ng boyfriend niya. Hulaan ko ha. Dahil ba yan sa ex niya na hindi maka-get over? Ang tanong ko sa kanya at tumawa ito. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Hindi makontento sa isa at kailangan pa ng choices? Ang sabi naman niya sa akin. Umiling ako sa kanya. Eh ganyan ba kayong mga babae? Ang sama ng tingin ninyo sa aming mga lalaki. Ang sabi ko at pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. Akalain mo yun Papa Dudut. Kanina akala ko ay hindi nauubra sa kanya ang charm ko. Napatawa ko pa siya at ang ibig sabihin nito ay isang magandang simula sa pagitan naming dalawa. Magtatapos na ang bakasyon pero wala pa rin akong maayos na plano kung ano nga ba ang kukunin ko sa college. Kaya naman kinausap ako ni Mama tungkol dito. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Aba eh, may plano ka bang mag-aral? Mag-June na pero hindi ka pa rin nakakapagpa-enroll. Ang sabi ni Mama sa akin. Halata mo kay Mama ang pag-aalala. Siyempre, ayaw naman niyang tabarin ako sa pag-aaral. Ako kasi ang bukang bibig niya sa mga amiga niya na ako daw ang pinaka matalino sa klase. Alam niyo yun Papa Dudut, yung tipong nakaka-pressure minsan. Ma, pwede bang bukas ko na sagutin ang tanong niyo sa akin? May date ako eh. Ang sabi ko kay Mama na lalo niyang kinainis. Isa pa yung date-date na yan ha. Ano itong naririnig ko kay Auntie Tet mo na pinopormahan mo daw ang anak niyang si Monica? Naku Paulo ha, utang na loob. Anak yun ang amiga ko. Baka kung ano naman ang gawin mong kalokohan ha, baka mapahiya lang ako. Ang galit na sabi ni Mama. Tama si Mama. Madalas ay nagde-date talaga kami ni Monica. Nag-break na sila ng boyfriend niya at magmula noon ay naging mag-MU na kami. O diba ang saya? Nakakadagdag sa aking pagkalalaki. Ma, relax ka lang. Nakakalimutan mo atang matalino tong anak mo eh. At alam ko kung anong ginagawa ko ma. Alam ko naman na ayaw mong masira ang tiwala ni Auntie Tet, diba? Kaya ma, I got this okay. Ang sabi ko kay Mama. Konting lambing lang naman sa kanya ay agad na rin magbabago ang mood niyan. Konting sabi lang na maganda ang damit niya o kaya ay ang sexy niya tapos ay okay na ang lahat. Mabait naman si Mama, kaya siguro ako ang paborito niya kasi madalas ko siyang lambingin Papa Dudut. O basta ha, yung sinasabi ko sa'yo,
Pag-isipan mo na kung ano ang kursong kukunin mo ha. Para masabi ko na kay papa mo kasi lagi niya akong tinatanong eh. Wala naman ako maisagot. Ang paalala ni mama sa akin. Kaya naman kinagabihan pagka-uwi ko galing ng date ay humiga ako sa kama. Nag-isip-isip at tumingin sa may bintana. Binilang ang bituin. Ano nga ba talagang gusto ko sa buhay? Hanggang sa makita ko ang barkong laruan na niregalo sa akin ni Papa noong 4 years old ako. Doon ko naalala na sabi ko sa sarili ko na balang araw ay lilibutin ko ang buong mundo at pupuntahan ko ang magagandang lugar sa buong mundo. Hanggang sa makatulog ako at nanaginip akong naglalayag daw sa dagat kasama ang babaeng hindi ko naman kilala, hanggang pagising ko ay hindi ko na naalala ang mukha niya. Kaya naman agad ay sinabi ko kay mama na magsisiman ako at susunod ako sa yapak ni papa. Naging maganda ang college days ko, Papa Dudut. At kahit halos mga lalaki ang kaklase ko, ay nagagawa ko pa rin makakilala ng mga babae. Dahil na rin sa mga kaibigan ko na kung sino-sino ang pinapakilala sa amin. Hindi na kami madalas na lumalabas ni Monica, Papa Dudut. Dahil na rin sa busy ako at isa pa ay hindi naman talaga ako seryoso sa kanya. Bagay na kinakainisan ni Mama sa akin. Ikaw talagang bata ka. May papromise-promise ka pa sa akin na hindi mo lolokohin yung anak ni Auntie Tet mo. Tapos ganyan ang mababalitaan ko. Ang sabi ni Mama sa akin na mukhang galit na galit. Ma, saan mo na naman ba narinig yung balitang ganyan? Hindi ko nga yun niligawan eh. Paano ko siya lolokohin? Ang pagtatanggol ko naman sa sarili ko. Malamang ay kung ano-ano ang kwento ni Monica kay Auntie Tet at umiwas na ako sa kanya, Papa Dudut, dahil masyado na siyang naging klingi sa akin. Bakit ang sinasabi ni Monica niloko mo daw siya? Iniwan mo ganyan? Ang dagdag pa ni Mama. Ma, kahit naman ang tingin ng marami, chick boy ako hindi ako magpapaiyak ng babae. Ang sabi ko sa kanya. Siyempre dahil malambot ang puso ni Mama pagdating sa akin ay naniwala naman siya. Ewan ko ba, Papa Dudut? Pakiramdam ko kasi laro lang ang pag-ibig. Niwala nga akong balak na mag-asawa. Lalo na at magsisiman ako. Mahirap makahanap ng babaeng marunong maghintay at mapagkakatiwalaan mo, na gaya ni Mama. Nakita ko kasi kung paano magtiyaga si Mama sa paminsang-minsang signal ni Papa. Hindi pa uso ang internet noon kaya halos 3 o 5 beses lamang ko makatawag si Papa sa amin. Pero kahit na ganoon ay bilib din ako kay Mama. Kasi kung tutuusin ay makakahanap pa siya ng iba dyan. Yung kaya siyang alagaan at kaya siyang tulungan sa mga problemang pamilya na dapat ay katugon niya si Papa. Pero hindi ginawa ni Mama ang magloko. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga amiga niya na ang tambayan ay dito sa bahay. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit sa dami ng pwedeng maging course ay maritime engineering pa ang kinuha ko. Pero syempre, Papa Dudut, naniniwala pa rin ako na may babaeng darating para sa akin na mamahalin ako. At kahit na may pagka-chick boy ako, Papa Dudut, ay naniniwala pa rin ako sa destiny. Ang sabi nila kapag nakasulat na talaga sa tadhana, kahit na anong mangyari ay darating at darating ang para sa iyo. Kaya siguro nang makilala ko si April ay mas lalo ako naniwala sa destiny. Isang ordinaryong araw na naman sa university ang nagdaan. Sanay ako sa asaran at padamihan ng listahan ng mga nakilalang babae. But don't get me wrong, Papa Dudut. Hindi po kami babaero ha. At hindi totoo ang sinasabi nilang si man loloko. Dahil madalas kami pa ang napag-iiwanan. Si Andrew ang pinaka-best friend ko sa lahat.
Kaya naman ang sinabi niya sa akin na sumama ako sa bahay nila para naman makapag-video kay kami ay sumama naman ako. Dahil nga sa hindi naman siya yung tipo ng kaibigan na bad influence. Pagdating namin sa bahay nila ay marami din ang tao. Hindi pala sinabi ng mokong na to na birthday niya pala. Tol, loko-loko ka talaga. May pa-video kay ka pang nalalaman eh, birthday mo pala. Hindi mo man lang sinabi eh, di sana eh, nabilhan kita ng cake. Ang sabi ko sa kanya. Mukha mo tol, hindi ko na kailangan ng cake no. Basta ayos na sa akin yung lagi mo akong pinakokopya kapag may quiz. Sabay tawanan naming dalawa. Naghintay ako sa may bakura nila at doon ko nakita ang babaeng pumukaw ng aking atensyon. Parang nag-slow mo ang lahat ng dumaan siya. Napakasimpleng babae. Hindi gaanong katangkaran, mahaba ang buhok, maputi at may bilugang mata na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Pumasok siya sa bahay nila Andrew kaya naman mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil hindi ko alam kung kilala ito ni Andrew. Maya-maya pa ay lumabas na ang kaibigan ko. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad kong tinanong ang pangalan ng babaeng nakita ko. To, sino yung naka-red na t-shirt? Yung mahaba ang buhok. Yung kakapasok lang sa bahay ninyo. Ang sabi ko sa kanya na napapangiti na. Ah, si April. Pare, loko-loko ka. Pinsan ko yun. Teka, alam mo kung may binabala ka, wag mo nang ituloy ha. Sigurado ako na hindi ka uubra sa kanya. Suplada yun. At saka wala yung panahon para ligawan. Sobrang nasaktan yung sa ex niya na ng babae porket malayo sila. 4 years din sila nun kaya nag-focus na siya sa career. Gusto kasi nun na mag-abogado kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na. Next victim ka na lang, ang sabi sa akin ni Andrew. Pero syempre, ang sabi ko nga sa inyo Papa Dudut, I always get what I want. Kaya naman hindi ako tumigil para nang sa ganoon ay muling magtagpo ang aming mga landas. Kahit mahirap Papa Dudut ay ginawa ko ang lahat para makilala siya. Kinulit ko ng kinulit si Andrew at halos araw-araw ko din siyang tinutulungan sa mga projects namin at mga assignments. Kaya naman napilit ko din siya na pumayag sa plano kong pakikipag-eyeball kay April. Sabado noon at wala namang pasok kaya sinabi ko sa kanya na sa simbahan na lamang kami magkita tapos ay dalhin niya si April doon. Total ay kaibigan din naman ni April ang girlfriend niya, kumbaga eh double date. Ang sabi ko ay sagot ko ang lahat kaya pumayag din tong loko-lokong kaibigan ko Papa Dudut. Nagtsaga ako maghintay sa may simbahan. Kahit na ilang oras, basta lamang makita si April. Yun ang unang pagkakataon sa akin sa buhay ko na pakiramdam ko ay kailangan ko nang i-grab kasi kapag hindi ko ginawa ay baka pagsisihan ko. Maya-maya pa ay nakita ko na ang isang binibini. Nakasuot ng blouse na blue at sobrang simple niya pero ang ganda pa rin. At kung sinuswerte ka nga talaga, tumabi pa siya sa upuan ko. Tinext ko si Andrew kung nasaan na siya kasi andito na si April. Kaya lang ang sagot niya ay malilate sila ng girlfriend niya. Ewan ko ba Papa Dudut pero yun yung first time na nautal ako na hindi ko alam ang gagawin. Pagkatapos ay tumawag si Andrew. Andito na raw sila at paglingon ko ay nasa likod ko na nga. Tol! Andito ka pala! Ang sabi ni Andrew na kunwari ay walang alam. Uy insan! Ikaw din! Andito ka pala! Ang bati naman niya kay April. Uy insan! Magsisimba din ba kayo? Hi Ate Jenny! Ang sabi ni April. Narinig ko sa wakas ang kanyang malambing na tinig at halos natameme na lamang ako habang tinitignan ko siya. Uy, okay ka lang tol? Sama ka na lang sa amin at oo nga pala, siya pala yung pinsan ko si April, ang pakilala ni Andrew. Ngumiti ako at inabot ang aking kamay. Hi kuya, ako nga pala si April. Pagkatapos ay nagdampi ang mga palad namin.
Nakakahiya nga Papa Dudot kasi pasmado talaga ako. Pero first time kong kiligin ng ganon na ganong kabrutal tapos ay kuya daw. Na kuya sound ako. Hindi to pwede. Hindi mo naman ako kailangang ikuya. Paulo na lang, magkaedad naman tayo eh. Ang hirit ko naman sa kanya. O sige, sorry, nasanay lang ako na magkuya kapag hindi ko masyadong kakilala. Ang sabi naman niya. So kilala mo na ako ha, kaya hindi mo na ako kailangang ikuya, okay? Ang sabi ko ulit sa kanya. Hindi gaya ng ibang babae na suplada, si April ay sobrang bait tapos ay ang simple pa. Mga bagay na hinahanap ko sa isang babaeng seseryosohin ko. Kaya naman hindi talaga ako tumigil para mas lalo pa kaming magkalapit ni April. Magmula noon ay naging malapit na kami ni April. Lagi kami nagkakausap sa cellphone at minsan ay nagbi-video call pa siya. Masayahin si April, akala ko ay isa lamang siya sa mga babaeng maidadagdag ko sa aking koleksyon pero hindi pala papadudot. Ibang-iba si April, kaya naman hindi ko na sinayang ang pagkakataon na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Naitanong ko sa kanya kung pwede ba kaming magkita sa may beach, maglalakad-lakad sa baywalk at hihintayin ang paglubog ng araw. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap sa phonebook ang pangalan niya. Nagtataka ako kung bakit hindi ko makita ang pangalang April, tapos yun naalala ko. Natadhana pala yung nakasave na pangalan niya. Natawa tuloy ako sa sarili ko. Ilang beses na nagring ang cellphone niya at hindi niya sinasagot. Nung pangatlong tawag ko ay doon niya sinagot at kaya naman ang lakas ng pintig ng puso ko. Hello? April? Uy, Paulo! Napatawag ka. Sorry, hindi ko kaagad nasagot ha. Nagre-review kasi ako eh. Ah, ganun ba? Sige. Mamaya na lang ako tatawag ha. Baka nakakaistorbo ko. Hindi, okay lang naman. May sasabihin ka ba? Oo sana eh. Kung okay lang. Ako din, may sasabihin ako sa'yo. Tara, labas naman tayo sa Sabado. Sure, kita tayo. Tapos eh, kain at kwentuhan. Paulo, salamat ha. Salamat? Eh para saan? Tanong ko. For making me smile. Naku, wala yun. O siya, sige, sa Sabado na lang tayong magkita ha. Okay. Good night, Paulo. Sweet dreams. Grabe, Papa Dudut. Halos mautal ako. At hindi ko alam ang sasabihin ko habang kausap ko si April. Sobrang bait talaga niya. At ewan ko ba, sobrang niya akong pinapasaya sa araw-araw na magkausap kami. Ito na yung pagkakataon. Ang sabi ko ay hindi ko na ito sasayangin. Kasi baka kapag sinayang ko pa Papa Dudut ay makuha pa siya ng iba. Matagal na rin kaming magkakilala at akalain mo yun ha, yung patawag-tawag namin ay halos 3 taon na ngayon. Kaya siguro kailangan ko ng lakasan ang loob ko Papa Dudut para nang sa ganun ay wala akong pagsisihan. 5 na ng madaling araw ay gising na ako. Hindi na ako mapakali sa higaan at inabot ko ang cellphone ko mula sa cabinet ng malapit sa aking higaan. Tinignan ko kung nag-text ba sa akin si April pero wala na. Ang ginawa ko Papa Dudut ay binati ko siya ng good morning. See you later. Tapos ay bigla din siya nag-reply ng good morning. See you din later na may smiley pa. Kaya naman agad na akong bumangon sa kama at naghanap ng pwedeng isuot para sa lakad namin mamaya. Kung date man itong matatawag, excited na ako. Kaya naman sa pagdating ko sa meeting place namin sa bayan ay kabado na ako. Tapos maya-maya ay nakita ko na siya na sobrang simple lang niya pero ang lakas ng dating. Paulo? Okay lang ba na samahan mo muna ako sa mall na hanapin tong librong to?
Tapos hapon na lang tayo sa B-Walk. Wala pa namang sunset eh. Sabay tawa niya. Ngumiti naman ako. Ibig sabihin ay buong araw ko siyang pwedeng makasama. Nag-ikot-ikot kami sa may mall at kumain tapos ay nagwentuhan. Kahit saan kami pumunta at kahit pagod na ang aking mga paa ay okay lang sa akin basta kasama ko siya. Hanggang sa nagaya na siya na magpunta sa may Baywalk. Mga bandang alas 4 yon ng hapon. Umupo kami sa malapit na tabing dagat, bumili ng fishball at cake yam na may barbecue pa na siyang kinain namin habang hinihintay ang paglubog ng araw. Tapos ay sinimulan ko na umamin sa kanya kahit pa sobrang kinakabahan ako. Ano yung sasabihin mo? Kasi huwag ka sanang magagalit ha? Oo naman, bakit naman ako magagalit? May kasalanan ka ba? I like you. Paulo, magsisinungaling ako kapag sasabihin ko sa iyo na hindi kita gusto. You know what? Masaya ako kapag nakakausap kita at napapagaan mo ang loob ko. Pero kasi may iba ka ng mahal? Tanong ko sa kanya. Alam mo naman ang nangyari sa past ko, hindi ba? That's why I want you to be happy. And I will do everything, just let me in sa buhay mo. Ang sabi ko naman sa kanya. Makakapaghintay ka ba? I will wait. Kung ikaw ang hihintayin ko. Thank you, Day. Day? Ano yun? Yun ba yung araw? Tanong ko sa kanya. No, yun ang magiging tawag ko sa'yo. Tapos Sam naman ang tawag ko sa'yo. Ang sabi ko sa kanya. Sam? Bakit Sam? Tanong niya. Kasi hindi ba, hindi pa tayo pwede ngayon, so ikaw si Sam, ako si Day. Because someday, magiging tayo din. Masaya ang araw na yon, Papa Dudut. Chinerish namin ang oras na yon. Hindi pa man pwede na maging kami, pero alam kong in God's perfect time ay magiging kami din ng aking tadhana. Someday. Nagsimulang maging tight ang relationship namin ni April. Siya ang naging inspirasyon ko para mas galingan ko pa sa pag-aaral. Kaya lang minsan, may darating talagang problema na gugulo sa maganda mong sinimulan. Day, naaalala mo ba si Dindo, yung ex ko? Ang sabi ni April. Halata ang pagkabalisa sa kanyang boses. Oo naman, bakit? Anong nangyari sa kanya? Ang sabi ko. Day, nahanap niya ako sa internet at sabi niya, magpapakamatay daw siya kapag hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Natatakot ako. Ayoko na sa kanya at hindi ko na kayang masaktang pangmuli. Tama na yung minsang nagpakatanga ako sa kanya. Narinig ko ang pag-iyak niya. Si Dindo ang ex niya at halos 3 taon din sila ni April. Lahat ay ibinigay ni April sa kanya. Sa tuwing kailangan niya ng pera, kay April siya tumatakbo. Pero noong makapagtapos na at makapasa na sa board exam bilang CPA ay naghanap na ng iba. Tapos ay iniwan niya si April. Kaya sobrang sakit para kay April yon. Kaya naman hindi ko din siya masisisi kung ayaw niya na sumubok pang magmahal. Relax. Take it easy. Huwag kang masyadong magpa-stress sa mga bagay na wala na. Kung magpapa-apekto ka sa kanya, ikaw ang talo. Andito lang ako sa tabi mo. Ang sabi ko sa kanya. At pagkatapos noon, Papa Dudut ay naging okay na rin si April. Masaya ako at nakatulong din ako sa kanya kahit na sa maliit na paraan. Hanggang sa graduate na ako. Simula ng mas mahirap na pagsubok para sa aming dalawa.
Nagayos agad ako ng papers dahil yun ang gusto ni Papa. Kailangan daw ay makakuha kaagad ako ng experience para tumaas agad ang rank bilang seaman. Ayokong pakawalan ng chance na yon, Papa Dudut, kasi yon ang pangarap ko. Pero isa lang ang ibig sabihin nito, ang paghihiwalay ng landas namin ni April. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dito, ha? Oo naman, at ikaw din. Mas kailangan mong alagaan ang sarili mo. Paalala ni April. Sana mahintay mo ko, April. Only God knows. Alam mo naman na super special ka sa akin. And as long as we trust each other, magiging okay naman ang lahat. So, I'll see you soon. I'll see you, Day. Thank you, April. Este, Sam pala. Mamimiss kita, ang sabi ko sa kanya. Mas mamimiss kita, Day. Mahirap man sa kalooban ko na malayo kay April ay ginawa ko ang lahat. Kinaya ko ang lahat dahil gusto kong balang araw ay ipagmalaki din niya ako. At balang araw ay maging kami na at masabi ko ng akin na talaga siya. Mahirap ang trabaho sa barko, Papa Dudut. Puyat, pagod at lungkot ang kalaban mo. Pero sa tuwing iniisip ko si April ay nababawasan ang pagod ko. Sa tuwing mag-isa ko, maisip ko lang na may uuwian ako gaya niya ay sobrang saya ko na. Dahil na rin sa madalang na signal sa barko at dahil sa laot, habang nasa biyahe ay hirap talaga ang signal. Naging madalang na ang communication naming dalawa. Pero gaya nga ng sabi niya, dapat ay magtiwala lang kami sa isa't isa. Kaya naman sa tuwing magkakasignal ay sinusulit ko ang mga sandali para makapag-usap kami. Pero mahirap talaga ang malayo sa isa't isa dahil hindi mo alam kung paano mo siya susuyuin. Kaya naman ang makita ko ang picture ni April na may kasamang ibang lalaki ay sobrang kinaselos ko yon. At hindi ko alam na yung pala magiging dahilan ng unti-unting pagkasira ng meron sa amin. Hindi tumigil si April sa kaka-explain na wala naman talaga pero pakiramdam ko, Papa Dudut, ay naluloko ako. Pakiramdam ko ay naiisahan ako. Kaya naman pagdaong ng barko ay sinubukan kong tumikim ng bawal. Nang babae ako, Papa Dudut. Alam kong hindi naman mali kasi una sa lahat ay wala naman talagang namamagitan sa amin ni April. Isa pa ay nagawa niyang makipagkita sa ibang lalaki habang wala ako. Siguro naman ay karapatan ko din gawin yon. Pambawi ba sa lahat ng mga nagawa niya sa akin? Tapos ay dumagdag pa ng mapag-alaman kong may ibang umaalagid kay Mama. Nainis ako kasi alam kong ex ni Mama yon. Ayaw ko nang masyadong ma-stress kasi kaya naman mas lalong nawalan ako ng gana kay April. Siguro nga ay hindi niya kaya ang long distance relationship kaya humanap siya ng iba. Yung tipong lagi niyang kasama. Yung kapag kailangan niya agad-agad na darating at alam kong hindi ko magagawa yon dahil isa nga akong seaman. Seaman na akala nila kami yung manluloko pero ang totoo ay kami talaga ang madalas na niloloko. Nagkaroon ng problema si na Mama at Papa sa kanilang relasyon kaya naman napilitan si Papa na bumaba na sa barko para ayusin ang gusot sa kanilang dalawa ni Mama. Marami kasi ang nakarating kay Papa na balita na madalas daw na may makakita kay Mama na may kasamang iba. Bagay na sobrang kinalungkot ko din. Sa katunayan niyan, Papa Dudut, ay hindi naman talaga ganoong babae si Mama. Madaldal ang Mama pero hindi siya yung tipo ng babae na kirengkeng. Isa yon sa mahirap kapag LDR kayo. Dapat ay may tiwala sa isa't isa. Pero hindi maiwasan na magduda. Kaya minabuti ni Papa na kausapin na lamang si Mama. Naapektuhan ako dahil sa mga nangyari. Si April ang laging nandyan para maging okay ako. Kahit na nagalit ako sa kanya at kung ano-anong mga masasakit na salitang sinabi ko sa kanya, ay ready pa rin si April na makinig para sa akin. Salamat, Sam, ha?
Kasi kahit na nagkatampuhan tayo dati, andiyan ka pa rin. Day, okay lang yun kasi alam ko naman na may mali din ako eh. Ano nga bang meron tayo? Tanong ko sa kanya. Masaya ako na nandiyan ka palagi. Oo nga pala, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun, Sam? May mga gustong manligaw sa akin ngayon pero huwag ka mag-alala dahil ang sabi ko sa sarili ko, hihintayin kitang makababa. May the best man win. Okay. Oo nga pala. Maaga pa kami bukas. Magpapahinga na ako. Day, okay ka lang ba? May nasabi ba akong mali? Wala. Nawala lang ako sa mood. You know, I don't like to compete pero pakiramdam ko eh, yun lagi ako sa buhay mo. Sorry, Day. Pero kung hindi mo kaya, then you should let me go. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Bakit ba pinamumukha lagi sa akin ng mundo na option lang ako at wala akong karapatan para maging choice? Pero sa huli, na-realize ko din na kung yun, yun lang ang tanging paraan para maging kami ni April ay gagawin ko. Ipaglalaban ko yung nararamdaman ko para sa kanya. Kasi mahal ko siya at yon ang pinakamahalaga. Unti-unti ay nagkaayos si na Mama at si Papa. Buti na lang Papa Dudut at mas nanaig ang pagmamahalan nila. Kesa sa dami ng taong gustong manira sa kanilang dalawa. Ilang linggo ding walang email akong natatanggap mula kay April. Siguro nga dahil yon sa mga sinabi ko sa kanya. Naayaw ko na ng kakompetensya pagdating sa kanya. Hindi ko naman kayang ganong-ganon na lamang magtatapos ang lahat sa aming dalawa. Mahal ko siya, Papa Dudut, at gusto kong patunayan sa kanya na totoo ang lahat ng mga yon. Nang dumaong ang aming barko ay agad akong bumili ng internet card at tinawagan ko siya at kinausap ko siya ng masinsinan. Ano bang meron sa atin, Sam? Hindi ko rin alam di eh, pero masaya ako. Ayan ka na naman eh. Pwede bang specific na sagot? Kaya hindi ko pinapayagan yung mga manliligaw ko kasi ikaw ang hinihintay ko. I like you. I really like you. Pero ayoko ng LDR. Kung ayaw mo ng LDR, okay. Ako ang mag-a-adjust. Pwede naman ako maging piloto eh para every week lang ang biyahe. Mas matagal kitang makakasama. Pwede ba yun? Kaya mo bang gawin yun para sa akin? Of course. That's how I love you. Kahit piloso po ako, Papa Dudut, gaya ng laging sinasabi sa akin ng ibang tao ay matindi ako kung magmahal. Kaya kong ibigay ang lahat. Magsasakripisyo ako kung kinakailangan para lang sa taong mahal ko. Lalo na kung pagdating kay April. Lumipas ang mga araw at ang pinakahihintay ko na muling pagtapak sa lupa ay dumating na, Papa Dudut. Excited akong makita ang aking mga barkada. Sina Mama at Papa at lalo na si April. Kaya naman dali-dali ako nagpunta sa dati naming tagpuan at nakipagkita sa kanya para pag-usapan ang lahat-lahat. Kinuha ko ang lahat ng mga pinabili niya na halos para sa babae gaya ng sanitary napkin at undergarments ng babae. Lokohan lang namin yon pero sabi ko sa kanya, basta para sa kanya ay gagawin ko. Ayos na ayos ako, Papa Dudut, hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko, si April ang tumatawag. Hello Sam, excited ka na kaagad na makita ako no? Kaya tumawag ka para tanungin kung nasa na ako, ang masaya kong bungad sa kanya. Pero narinig ko ang mahinang paghikbi ni April sa kabilang linya. Paulo, may boyfriend na ako. Kalimutan mo na ako, goodbye. Sabay baba ng telepono.
ang lakas ng pintig ng puso ko at totoo ba talaga ang lahat ng mga narinig ko. Pagkatapos ng lahat ay ganoon na lamang niya itatapon ang lahat at sasabihing may boyfriend na siya. Huminga ako ng malalim. Tinanggal ang suot kong sapatos at nagbihis muli. Nakita ako ni Papa. Anak, akala ko may lakad ka. Ang tanong niya sa akin. Wala pa. Tara, inom tayo pa. Ang yaya ko sa kanya. Agad naman itong pumayag at doon kami nagkwentuhan ni Papa. Pa? Ang hirap maging seaman, no? Seryosong sabi ko kay Papa. Ininom muna ni Papa ang isang basong alak at saka nagsalita. Ang lalim naman ang tanong mo, anak. Pero oo, totoo. Mahirap. Sobrang hirap. Akala nila madali lang ang kumita ng pera sa barko porket malaki ang sahod natin. Pero ang hindi nila alam, bawat dolyares na kinikita natin ay katumbas ng mga araw na tinitiis natin ang lungkot para lang sa kanila. Para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ang sagot naman ni Papa sa akin. Tumingin ako sa kanya. Ganun na nga ang ginagawa natin pa. Pero minsan, nagmumukha pa tayong masama sa ibang tao. Dahil ang tingin sa atin, babaero. Ang sabi ko kay Papa at tumawa ito. Alam mo anak eh, hindi lang naman sima nang may kakayahan para mambabae. At saka isipin mo ha, paano tayo mambababae na halos sa dagat tayo manirahan? At saka isa pa anak, siguro madalas nang nilang sabihin yan kasi sa malaking sahod natin. Pero hindi ba nila naiisip anak na mas mahirap kumita ng pera sa barko? Kaya imbis na mambabae tayo, iipunin natin ang pera na maipapadala sa kanila. Ang sabi ni Papa. Siguro ang lahat ng yon ay napagdaanan na niya. Kaya naman alam niya ang lahat ng hirap. Alam mo, yung mama mo, ayaw niya talaga ako eh. Kasi babaero daw ang mga seaman. Pero pinatunayan ko sa kanya na hindi yun totoo. Niligawan ko siya at kahit na anong pantataboy niya sa akin, ginawa ko pa rin ang lahat para maging kami. Hanggang sa nagbunga nga ang lahat at pinili niya ako. Ang sabi ni Papa. Ngumiti siya sa akin. Kumuha ng pulutan at ako naman ay napaisip kung kaya rin kaya akong ipaglaban ni April? Dahil na rin sa mga sinabi ni Papa ay ginawa ko ang lahat para patunayan ko din ang aking sarili kay April. Nag-decide akong puntahan siya sa kanyang pinagtatrabahuhan, Papa Dudut. Hindi ko sinabi ang plano ko sa kanya kaya laking gulat niya na lamang nang makita niyang nandun ako. Paulo? Anong ginagawa mo dito? Andito ako para patunayan ang sarili ko para sa'yo. Paulo, please. Tigilan mo na ako. April naman. Kilala mo ako. Hindi ako yung taong basa-basa na lang na sumusuko. Pero may boyfriend na ako eh. Paliwanag ni April. Pero alam kong ako ang gusto mo, hindi ba? Paulo, ayaw sa'yo ng family ko. Alam mo naman ang nangyari sa amin ng ex ko. Nagkalayo kami kaya ng babae. At ayaw ni Papa na masaktan muli ako. So sa tingin mo eh, ganun ako. Wala akong sinasabing ganun, Paulo. Ang akin lang, ayaw kong saktan ng magulang ko. Sinagot ko si Lloyd kasi siya ang gusto ng magulang ko at wala na akong nagawa. Wow! Hindi mo pala ako kayang ipaglaban? Pagkatapos ng lahat-lahat? I'm sorry, Paulo. Sana mapatawad mo ko. Kalimutan mo na ako. Kahit magkanda hilo-hilo ako sa barko at magsuka dahil sa malakas na hampas ng alon, lahat ng yon ay kinaya ko, Papa Dudut. Pero ang lahat ng sinabi ni April ay hindi ko alam kung kakayanin ko. Napakasakit, Papa Dudut,
Kung kailan naman unti-unti ko nang naaabot ang lahat ng pangarap ko ay bigla na lang niya akong iiwanan. Umasa ako na sana ay siya na, pero tulad din pala ng maraming tao ay hinusgahan niya ang aking pagkatao dahil sa aking trabaho. Lumipas ang halos 2 taon. Tumaas na ang aking ranggo sa barko, magaan na rin ang aking trabaho at ang daming babaeng lumalapit sa akin. Pero aaminin kong niloko ko lang silang lahat. Pinaglaruan at ang sabi ko sa sarili ko, total ay ganun lang din naman ang tingin nila sa amin. Sa aming mga seaman kaya paninindigan ko na. Hanggang sa isang araw ay tumawag si April. Ang lakas ng pintig ng puso ko. Nakipagkita siya at pumayag naman ako. Siguro'y eto na rin yung tamang panahon para makapag-usap kami. Sa coffee shop malapit sa bahay ng pinsan niyang si Andrew, doon kami nagkita. Nakita ko siya at halos lahat ng nararamdaman ko sa kanya noon ay bigla na lamang bumalik. Ngumiti siya sa akin. Umupo na ako at nag-umpisa na siyang sabihin ang lahat ng dapat kong malaman. Kumusta ka na, Paulo? Eto, okay na rin kahit papano. Maraming babae sa mundo. Binuksan ko na yung gate para makapasok silang lahat. Sinarado ko kasi yun nung nandiyan ka pa, pero yun nga, wala na tayo. Ah este, hindi pala naging tayo. Ikakasal na ako, Paulo? That's good to hear. After a long time eh, natutunan ko din siyang mahalin. Mas nakilala ko siya. Gusto siya ng parents ko. Do I need to hear all of that? Ang sabi ko sa kanya. Mahal din kita pero... Pero hindi ako ang pinili mo kasi ayaw ako ng magulang mo. Kasi LDR? Kasi seaman, tama? Hindi naman sa ganun. Ganon yon. I am always judged by my profession and not with who I really am. Sorry, Paolo. Okay lang yon. Ilang taon na rin eh, nakapag-move on na ako. I don't let my sadness ruin my life. Maraming mapaglilibangan dyan. Sorry kasi ikaw sanang pipiliin ko pero ayokong sirain ang relationship ko with my family. Naiintindihan ko. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya. Oo naman. At kahit ikakasal ka pa, the love that I have for you will never change. Kahit na ano pang mangyari. Someday, mahahanap mo rin yung para sa'yo. Oo. Someday. Sobrang sakit, Papa Dudut, pero wala na akong magagawa. Andito na yon. Tapos na ang lahat sa aming 2 ni April. Kahit matagal na nga ang nangyari sa amin ni April, andito pa rin yung pagmamahal na meron ako para sa kanya, Papa Dudut. At alam kong kahit na ano pang mangyari ay hindi na yon magbabago. Tanga na kong tawagin pero mahal ko siya. At kahit sinaktan niya ako ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ang dami kong pangarap para sa amin pero ang lahat ng yon ay naglaho na parang bula. Sa ngayon, Papa Dudut, ay konting hakbang na lang at magiging kapitan na rin ako ng barko. Hanggang ngayon ay wala pa ding seryosong relasyon. Siguro sa susunod na magmamahal ako ay gusto ko yung kaya kong ipaglaban at kaya kong mahalin at pagkatiwalaan. Medyo matatagalan pa yon pero alam kong balang araw ay magkakaroon yon ng katuparan. Maraming salamat sa chance na ibinigay niyo sa akin, Papa Dudut, para i-share ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Sana'y maging daan ito para hindi na kami husgahan ng tao bilang si manloloko. Dahil hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. At hindi naman siman lang ang pwedeng magloko. Lahat naman ay pwedeng gawin yon pero sana'y maintindihan din nila na ang kailangan ng isang seaman ay pang-unawa,
at isang babaeng mapagkakatiwalaan kahit na anuman ang mangyari. Maraming salamat po Papa Dudut and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay, Paulo. Madalas nating marinig ang salitang si manloloko. Pero totoo ang sabi ng ating kabarangay na si Paulo na hindi lang naman si man ang kayang manloko. Pero hindi ba at mas mahirap sa ating manlalayag ang mga bagay na binabato sa kanila? Na ang tangi lang naman nilang gusto ay ang makatulong sa kanilang pamilya at makahanap ng taong mamahalin at pagkakatiwalaan sila. Wala namang madaling relasyon. Nasa dalawang taong nagmamahalan yan kung paano nila ipaglalaban ang pagmamahal na hamakin man ng dagat at ng kung sino mang taong mapaghusga ay ipaglalaban pa rin nila. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.